Mataas ang mahigit 30% ang insidente ng sunog sa bansa ngayong unang apat na buwan ng 2024 kumpara noong parehong panahon ng 2023. Sa gitna nito, problema pa rin ang kakulangan ng fire trucks at fire station sa mahigit 100 munisipalidad. Saksi si Chris Suniga ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Tinupok ng apoy ang mahigit 30 bahay sa Talisay City sa Cebu pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, isang oras ang tumagal bago naapula ang sunog na posibleng nagugat sa problema sa linya ng kuryente. 1.2 million pesos ang pinatayang halaga ng pinsala. Walang nasaktan pero nasa 100 residente ang apektado. Nagpaabot ng tulong ang Talisay City LGU. Apat na bahay naman ang nasunog sa Lapu-Lapu City kahapon. Nasunog din ang bahagi ng control dump site sa Dagupan City, Pangasinan. Agad itong inapula ng mga bumpero pero patuloy itong binabantayan dahil sa posibleng pagsiklab muli ng apoy. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa bayan naman ng Bayambang, isang commercial establishment ang nasunog. Ayon sa BFP, hininalang nagmula ang apoy sa ikalawang palapag kung saan nakaimbak ang ilang panindang furnitures at home appliance. Walang nasaktan pero umabot sa 1.6 million pesos ang inisyal na danyos. Kita naman ang lawak ng pinsala ng grass fire noong Lunes sa drone video na ito sa Delfin Albano, Isabela. Nasa 600 hektarya ang lupaing sakop ng National Greening Project ng LGU kung saan nakatanim ang mga melina at nara. Pero malaking bahagi nito ang naabo dahil sa insidente. Ayon sa mga otoridad, desidido ang LGU na kasuhan ang mga nasa likod ng pagsusunog. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking insidente ng grass fire na naitala sa lugar. Sa tala ng BFP, umabot na sa mahigit 8,000 ang insidente ng sunog sa buong bansa ngayong 2024 mula January 1 hanggang ngayong araw. Mahigit 30% ito ang mas mataas kaysa sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa tagapagsalita ng BFP, sa gitna ng kabi-kabilang sunog ngayong tag-init, problema sa ilang lugar ang kakulangan sa mga fire truck at fire stations. As of March, opo, ang ating kakulangan pa rin po ng fire truck and fire station is nasa 120 municipalities. Mm-hmm. And these are mga island areas. The good thing is, ongoing na nga po yung collaboration natin and nagkakaroon na po ng signing of deed of donation for the lot kung saan itatayo yung ating mga fire station. Nakita rin daw ng BFP sa kanilang pagsisiyasat na karamihan sa mga sunog ngayon ay dahil sa overuse ng electric fan. Isa yan sa nagiging investigation natin, lumalabas, mga electric fans na overuse or na overheat na dahil nga 24 hours nang nakaginagamit. Paalala ng BFP. I-check din natin ito, lalo na pag padating na yung tag-init, kung ilang years naman na yan na ginagamit at ilang beses na ring na-repair, might as well bumili na lang po. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.